Dahil naman na po yung tatawagan ng tutuloy. Amen po. Ay, si Ate Rose, wala pa may birthday? Wait po. Yes, amen. Saka po yung birthday niyo po ngayon. Kahit na minsan parang nangihingi na ka sa physical, pero siguro isang araw lang yun. After nyo, eto na naman, parang agila na naman. Para dumalo at ma-encounter yung mga ganong mga
experiences, di ba? And at the present na, ngayon, para ko lang dinishare sa inyo na, dahil nito na ngayon tayo sa gawain nito, yung magpatuloy lang tayo, di ba? Kahit ano man yung mga struggles, kahit ano man yung mga, minsan may mga pagdududa tayo sa ating sarili, kaya minsan natatanong natin ang Panginoon, bakit ito nangyari sa atin? But don't forget na may reason si God bakit yung nangyari sa buhay. Diba? At sa mga pangyayari yun, may kasagutan din ng Panginoon kapag ikaw ay tumawag sa kanya. Hindi yung hanap tayo ng kasagutan yun sa ating kaalaman, sa ating kakayahan, kundi sa kalooban ng ating Panginoon. Gusto ko yung isaya sa inyo na dito sa LOH, talagang sobrang thankful ako na dito ako dinako ng ating Panginoon. Amen! Dito niya ako pinalago, at alam kong may, mas may ilalago pa ako pagkat magpapagamit pa sa Panginoon, di ba? Hindi lang ako kundi tayo lahat, di ba? Lahat naman, kami, ako, nandun yung kabago, yung takot, yung pangamba na baka pagkawalan ka, kasi nga, this time, kasi nga, nahiya ka. Kahit nga hanggang ngayon, parang nandun pa rin yung kaba. But, yung presence ng God, kapag tinanggap mo siya, kahit yung kabag yan, hindi mo na yung mapipigilan pa kasi yung presence ng Panginoon, siya na yung magagayin sa iyo. Amen. Kaya, hindi talaga kayo nagkakamali na tumalo sa mga gawain ganito, lalo na dito sa LOS. Amen. Gusto kong maisira sa inyo, napaka-loving, napaka-saya talaga. Amen. Lalo na yung pagmamahal ng aming tatay ng ating tatay. Amen. Lalo na yung pagmamahal ng aming tatay. Mag-aalaga sa amin, walang humpay na pagsuporta sa amin. Amen. Sa wala rin sa pagsuway, pagsaway sa amin. Amen. Kasi may mga kinulitan kami. Ako, sinasayo kayo. Makinulitan namin. Masinasayo naman kami. Kasi yun ang tama. Ay, po na ako noon na sinasaway kami yung tatay. Saway kami. At ito kaming masinasayo sa inyo na ganoon kami, tayo yung mahalan dito. Amen. Yun lang din po para yung iba naman mag-share. Thank you. Amen. Sinasabi ng Diyos po sa inyo, pamilya, tayo po, kahit po sa church niya. Dito po sinasabi ng church.
binigay niya sa akin, mga kapatid. Kaya, huwag po natin sundin yung mga will natin na pag sumatiling din, wala po tayo pupuntan. Napakahirap po, napakadilim. Sa tangi po ng mga vision na pinagkita sa akin ng Panginoon, noon po talaga ako naniniwala. Lahat po, lahat ng kalaban, ginawa sa akin. Sa pag-iigya ko lang po noon, kasi po noon, willing talaga po ako na, katulad niyo rin po, wala pong alam sa ganitong klaseng gawain. So, mayroon lang po naging pa sa akin. Sasabihin, pupunta lang tayo doon, maraming mga chicks, mga ganun. Sa pamilya ko. Hindi ko sila tinansin sa loob ng isang buwan. Pumasok ako, nag-EGR ako, nag-SOE ako, hanggang doon, patuloy na ako. Kaya mga kapatid, yun lang ako sinasabi ko sa inyo. Napakaganda ko lang ako sa EGR. Doon ka po, masusubukan ng Panginoon kung hanggang saan sa inyo. Amen! Ako lang ibibigay sa iyo, Panginoon, kung saan mo po sa kanya. Mga kapatid. Sa ginawa ko sa akin ng Diablo doon, talagang, nung ba kung matapos po yung EGR ko, kasi po, ang trabaho ko mekaniko talaga, malalaki yung mga sasakyan. So, ang haling tapat, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Naisip ko, magtasag, mag-pray muna ako sa gilid. Kasi nga, parang grap ako doon sa ginagawa ko. Maya-maya, yung paningin ko parang iba na. Iniikot na ako ng demonyo sa workshop namin, hindi ko alam kung ano gagawin sa akin. So, nanong pala tayo lang ako, sabi ko. Tapos meron lang magpa sa akin na gano'n, uy, wag! Doon lang ako nga, imas-masan sa sarili ko. Anong ginagawa ko ito? Yun, nag-pray ako. Kaya, magmula nun, pag malapit na ako sa Panginoon, ang Diablo, andyan na sa akin. Lagi niya akong tinutokso. Wala na lang. Pero ito ko kasi basta mahalaga po, the right way po tayo. Kung saan po yung will ni God, yun po sundin natin. Amen. Kaya yun po sinasabi niya sa akin, kung masasabi niyo po sa akin ngayon na kung mahal ng Diyos, kaya po sumagot. I love the Lord, of course. So, mahal niyo po ba ang Diyos? Amen! Susunod po ba kayo? Amen! Yan po ang willing niya. Kaya kayo po ay tinawag ng mga anak ng Diyos ngayon. Amen! Amen po. Thank you po. Kaya po salamat po sa so, nakakatakot yung ating Diyos na buhay sa bawat isa. Amen! Gusto ko pang itong malaki ng ating Panginoon sa kapangyarihan. No? At nagpasalamat din ako sa ginagamit na upang maka-attend ako dito yung tatay Robert at sa kanyang parang sa pastor na si Kuya John ako. Kailangan baka kasi wala pa akong ikama at may passport naman ako. Sunod ba sila tayo yung protocol nila? At ang yung tatay nyo, hindi sa may ibang protocol yun ba eh? Saan? 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 Kahit saan yan, sulong ito sa doon niya. Makagunta ka niya. Amen po. So napakabuti ang Panginoon kasi apat na buwan ako hindi nakatid ng charge. Sa gagawin ako sa Pilipinas, nag-exit ako dun. Dahil sa nag-apail ako ng iba, naapot na ako sa taon dahil sa pandemic na yan. Salamat ako sa Panginoon dahil sa ginawa ng Panginoon, nakataya ako ng church doon. Ang sinasabi ko, wala akong baka sa community kasi wala nga akong contact, kahirap yung ganun. So, may local church doon, doon ako nakapasok. Ang church namin international din ay ICLC, International Christ Leader Connection. So, napakabuti ang Panginoon. So, doon, makita ka, masubukan ang iyong talagang palataya. Alam natin, di ba? Amen! Alam natin, Christian na tayo.
matatag na tayo, matibay ang ating pundasyon. At kung nandun ka na sa ating lugar, sa bansa ng Pilipinas, ang daming temptation. Mismo kapamilya mo, no? So nagulat sila. Kasi pag nakilala ka nila na ikaw ay Kristiyano na, di ba? Pag sumabay ka sa kanyang, umupo ka sa upuan nila, iba na ang tingin sa iyo. But sa akin, sama ako. Bakit? Pumunta si Kristo dito para ba sa mga mabubuti? Sa may masakit. Kaya huwag ka lang sumabay sa kanila din ako. Di ba? Nagulat sila. Sabi ko, bakit tumupo ka dyan? Nasama mo mga, you know? Kasi mga pinsan ko, katapatid ko, at sabi ko sa nila, pumunta ako, hindi ako sumabay sa inyo. Gusto ko lang malaman sa inyo na iba ang isi-share ko sa inyo. Kahit ang mga pamilya ko, mismo misis ko, mga anak ko, tinignan na ako. Kasi pag nakita nila na ikaw hawa sa baso at uminom ka, iba nang tingin sa'yo. Diba? Paano mo sabihin na musimba tayo, bulagin ka, nakita mo yung buhay mo. Alam nyo, salito dyan, yung like, Christ image. Amen. Yung na gusto nangyayari sa inyo, diba? Amen. Huwag kayong mga nagwari ako niya. Sinasabi ko lang katotohanan. Amen. Diba? Dahil alam natin, marami nang matagal dito, no? But, pag umuwi sa Pilipinas, iba ng kulay. Totoo yan. Totoo yan. Mahirap, kung nakita ka ng Kristiyano sana, pagdating doon, bumalik ka sa dating buhay. Mismo ang pamilya mo, paano sa mga akin, paano mo sabihin na susimba tayo? Ang natutunan mo dito na ikaw ay isang Kristiyano na, na like Christ image, like character of Christ nandiyan sa iyo, dapat nagliwahan na ganyan ang buhay mo. Amen. Nalaman ko yun kasi paano ka magkatayo ng simbahan doon kung yun ang ginagawa mo dati pa rin. Amen. Diba? Napakabuti ang Panginoong Diyos. No? Doon, alam nyo, nangyari sa aking buhay, share ko lang sa inyo, na nagdumit ako ng lupa, 100 square meter. Patayuan ko ng simbahan. Ano? Marami nagagamo? Sa amin, sa Ipil, sa Panginoon. Oh. So sabi nila, alam nyo, sabi nila, simbahan may
Yeah.